Kumusta mga brad? Gusto mong magkaroon ng big bike pero kulang ka sa budget? Well, baka ito na ang sagot sa problema mo. Wow! Pero kung ako sa'yo, problema mo, suluhin mo. Isang 400cc na sports bike ang nagtitrending ngayon sa social media. At marami na naman sa ating mga kababayan ang nagsasabing, Rusi, Motorstar, Bikini Man. So bakit nga ba nila nabanggit ang Rusi at Motorstar? At ano nga ba ang motor na ito? Siyempre, katulad ng dati, tanong ko, sagot ko. So ito nga po ang YCR 400 na ipinagmamalaki ng Songshen. So kung Songshen pala ito, paano naman nadamay ang Rusi at Motorstar? Ang hirap pala mag-edit mag-isa. Yung mga tanong ko ako mismo sumasagot. Gago! Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad ito sa aking mulang kwentang channel, ay huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, bakit nadamay ang pangalan ni Rusi at Motorstar, gayong Songshen naman ang pinag-uusapan natin? Sasagutin ko na naman ang sarili kong tanong. So kaya po napasok ang pangalan ni Rusi at Motorstar sa usapang ito, sapagkat ang dalawang brand nga po na ito ay ang siyang dealer ni Songshen dito sa Pilipinas. At ayon nga po sa balita, sige, ulitin ko. At ayon nga po sa mga chismis, nagkakaroon na lang ng bidding si Rusi at Motorstar kung sino nga pa sa kanilang dalawa ang magdadala sa motor na ito dito sa Pilipinas. Inuulit ko po, chismis pa lamang. Sa madaling salita, hindi pa talaga sigurado. Pero wala namang imposible, lalong-lalo na kay Rusi. Baka magulat na lang tayo isang araw nandito na yan sa Pilipinas. At kapag nangyari yon, marami na namang mga kamote ang magkakaroon ng ngiti sa kanilang mga labi. Siyempre, 400cc na yan. Anong banking-banking? Lipad! Pero siyempre, kahit sabihin natin na marami ang matutuwa, eh hindi pa rin talaga mawawala yung mga haters. Yung tipong walang ibang ginawa sa buong buhay nila, kundi ang manlait ng manlait ng manlait ng manlait ng paulit-ulit. At ito pa ang malupit. Kung sino pa yung mapanlait, sila pa yung mga pangit. Kung sa bagay, pangit ang itsura, pangit ang ugali, aba, at least uniform. So bago pa mag-iyakan yung mga pangit, pag-usapan na lamang natin ang spec sa motor na ito. So ito nga po ay mayroong 380 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke, dual cylinder, single lever head cam with 8 bulbs. Siyempre naka-fuel injected at liquid cooled. At pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 38 horsepower at 9,000 RPM, 35 Newton meter of torque at 6,500 RPM. At ang motor na ito ay kayang tumakbo sa bilis ng 180 km per hour. At ito po ay mayroong 17 liters fuel tank capacity. At ito pa ang malupit. Pagdating sa kanyang braking system, dual disc brake sa harap, disc brake din sa likuran, at lahat po ito ay naka-ABS na or anti-lock braking system. Ang kanyang gauge panel naka-digital, at sa gilid po nito ay meron na pong USB charging port. At syempre, meron na rin po itong passing light. At isa nga po sa pinakamaangas sa motor na ito ay ang kanyang headlight na meron nga pong apat na malalakas na projector. At syempre, napakaangas din ng look sa motor na ito, lalong-lalo na sa kanyang likurang bahagi. Yes po, napakaganda nga po na kanyang taillight. Bukod sa maangas itong signal light, meron din po itong DRL na napakaangas din ng pagkakapwesto sa likurang bahagi. At mas lalo mo itong ma-appreciate kapag ginamit mo ito ng gabi. At ito po ang kakaiba sa motor na ito. Kung yung ibang motor kapag nagwiwili, nakaangat yung harapang gulong, itong YCR 400 naman kapag nagwiwili, ay nakaangat yung likurang gulong. Ha? Huh? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pero syempre, joke lang naman yon.
At ayon nga sa mga chismis, ang estimated price daw nito ay nasa 180,000 pesos. Yun po ay estimated price pa lamang. At sad to say, wala po siyang kargahan ng Red Horse. At ang motor nga po na ito ay mayroong kabuuang bigat na 170 kilograms. At noon pong 2019 ay inilabas na ito sa bansang Pakistan. Sana all. At bago ka magsabi ng sana all, siguraduhin mong may pambili ka kapag dinala na ito sa Pilipinas. So hanggang dito na lang muna mga Brad. Kung may gusto kang sabihin at kung meron kang gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment na lang sa baba. At bago ko pasigawin si Paring Kambing, trivia muna tayo mga Brad. Okay. Alam niyo ba yung pinakabago na tuklasan ng NASA sa planetang Mars? Yes po. Dahil ang Mars nga po ay nagkaroon pa ng isang kakambal na planeta. What? At ito po ay tinawag nilang Pautang Mars. Ano na? Bala kayo dyan. At syempre, oras na para sumigaw ang nag-iisang hari ng shoutout. So, shoutout nga pala kay Trixie Lou. Shoutout kay Pindaton Haji Hassan. Shoutout kay Alan Angko. At pati na rin sa Dunggalo. Shoutout kay John Paul Villagracia. At pati na rin sa kanyang girlfriend na si Angel May Saberon. Shoutout kay Edgar Basco. Shoutout kay Master MR The Mechanic at pati na rin sa kanyang magandang asawa na si Madam Christine Joy Santos Dumale. Shoutout kay Sam Ego. Shoutout kay James Cyrin Damian. Shoutout kay Nia Bertz Perez Vlog. Shoutout kay Ron Chabenia at pati na rin sa kanyang magandang asawa na si Madam Eliza Labareño. Shoutout kay Felix Abasolo. Shoutout kay Rolando Authentico. Shoutout kay Saipikas Kibas Gaming. Shoutout kay Totoy Dragon. Shoutout kay Roberto Gonzales at pati na rin sa kanyang magandang misis na si Madam Rebecca Gonzales. Shoutout kay Rodel Ronquis. Shoutout kay Jonard Caratao. Shoutout kay Anthony Patian. Shoutout kay Araw-Araw Sunday. Shoutout kay Bill Baldos. Shoutout kay Digging the Burger at pati na rin sa Ears Bicol Chapter. Shoutout kay Rene Dagupan. Shoutout kay William Del Castillo. Shoutout kay Kuya Tony Orculio Jr. Shoutout kay Cheryl Oriarte at pati na rin sa kanyang mga anak na sina Skeeter, Gabriel, Lance at Travis. At syempre, shoutout na rin sa kanyang puging mister na si Boss Brian. Shoutout kay Lester Ocampo. Shoutout kay Ronald Gaspar. Shoutout kay Jeffrey Bigyan. Shoutout kay Peter Jonathan Samson. Shoutout kay Bad Kitty Works. Shoutout kay Bugs Bunny at pati na rin sa kanyang magandang misis na si Madam Rachel Lurica. Shoutout kay Michael Andeza. Shoutout kay Jinlo Soniega. Shoutout kay Ryan Bon Dalangan. Shoutout kay Kix Moto. Shoutout kay Emerson Dalisay. Shoutout kay Michael Arizapa. Shoutout kay Raymond Ledesma. Shoutout kay Phil De La Peña. Shoutout kay JR Sumbiling at pati na rin sa kanyang mag-ina na sina Cha at Juliana. Shoutout kay I'm At. Shoutout kay Aga TV. Shoutout kay Baron Ko at pati na rin kay Smith and Chico. At pati na rin sa Team SVI Dumaguete. Shoutout kay Mark Buave. So hanggang dito na lang muna mga Brad. At lagi niyong tatandaan, maghugas ng motor para makaiwas sa COVID.
Anong connect nun? Ah, basta, mas maganda pa rin yung naghuhugas ng motor. Diba ate? So hanggang dito na lang muna tayo mga brad. At muli, ride safe, stay at home at stay safe. At syempre, stay alive. Okay, bye.